Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Ang kasong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isa na namang nakakalungkot na kwento na nangyari sa Illinois, United States noong 2017. Ito ay patungkol sa malagim na sinapit ng isang Chinese scholar. Siya ay si Yingying Zhang. Pumunta siya sa Amerika para ipagpatuloy sana ang kanyang mga pangarap. Ngunit isang araw ay binalita siyang nawawala. Ang dalaga ay naging biktima pala ng isang taong halang ang kaluluwa. Ang mas nakakasuklam ay hiniwa-hiwalay pa ang mga parte sa magkakaibang supot ng garbage bag. Paano nga ba ito nangyari sa dalaga at sino ang bukod-dangi sa lari niya? Kaya ako po ay samahan niyong muli at sabay-sabay nating pakinggan ang buong kwento ng kasong gumulat sa Illinois noong 2017. Ang kwento ni Yingying Zhang. Si Yingying Zhang ay pinanganak noong December 21, 1990 sa Nanping, Fujian, China. Ang kanyang mga magulang ay sina Rong Gao Zhang at Le Feng Ye. May nakababata naman siyang kapatid na lalaki. Sa kabataan pa lang ni Yingying ay mahilig na siya sa musika, kaya naging miyembro din siya sa music group ng paaralan nila. Maliban dito ay pangarap din niyang maging isang mahusay na profesor balang araw. Kaya dahil dito ay nagsumikap siyang mag-aral. Nakapagtapos naman ang dalaga sa Sun Yat-sen University bilang isang top student noong 2013. Sa taong 2016 ay nakakuha naman siya ng master's degree sa Peking University. Pangarap naman ni Yingying na mapalawak pa niya ang kaalaman sa akademya, kaya naging visiting scholar siya sa Chinese Academy of Sciences. Pagkatapos nito, buwan ng Abril taong 2017, ay bumiyahin naman si Yingying papuntang United States. Para sa dalaga, ito na ang perpektong lugar na unti-unti niyang matutupad ang kanyang mga pangarap. Dito ay nagkandak ang dalaga ng research patungkol sa photosynthesis at crop productivity sa University of Illinois na nasa Urbana-Champaign. Matatapos siya dito sa loob ng isang taon. Pagkatapos nito, ay plano naman niyang kumuha ng doctoral program sa university na ito. Kahit abala ang dalaga sa pag-aaral, ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga kaibigan at pamilya niya na nasa China. Lalong-lalo na ang kanyang fiancé na si Xiaolin Hu. Nakaplano na din ang kanilang kasal at ito ay sa buwan ng Oktobre taong 2017. Ngunit ang lahat ng mga pangarap ni Yingying ay maglalaho din pala na parang bula. Ito ay mga ilang buwan lang pagkatapos niyang tumuntong sa Amerika. Dito sa Illinois, si Yingying ay nakatira pala sa apartment building na nasasakop lang sa campus. Ngunit gusto niyang lumipat sa ibang apartment complex na hindi nasasakop sa university. Kaya noong June 9 ay makikipagkita siya sa ahente ng paupahang apartment para mapag-usapan nila ang lilipatan niya. Kaya hapon sa araw na ito ay sumakay siya ng mass transit bus papunta sa isang apartment complex dito sa Illinois. Bandang 1:39 sa hapon na ito ay nakapagpadala pa siya ng text message sa ahente ng apartment. Ayon sa mensahe niya ay darating siya sa apartment complex mga alas 2 na ng hapon. Kaya naghintay sa kanya ang ahente. Bumaba naman ang dalaga sa unang bus na sinakyan niya bandang 1:52 ng hapon. At sasakay naman siya ng pangalawang bus para marating na niya ang destinasyon. Pumara ng pumara si Yingying, ngunit hindi siya hinintuan ng mga bus. Hindi alam ng dalaga na nasa maling bahagi siya ng daan, kaya hindi siya hinintuan ng mga bus. Sa mass transit district kasi ng Illinois at sa ibang state ng US ay labag sa batas ng kumpanya nila kung hihinto sila sa mga pasahero na nasa maling bahagi ng daan. Ito ay para na rin hindi sila makagawa ng traffic sa daan. Dahil dito ay naglakad na lang si Yingying at narating naman niya ang bus stop ng North Godwin Avenue. Nasa harap lang din ito ng isang radio at television network. Malapit na ding maliit ang dalaga sa kanyang pupuntahan. Kaya nag-text siyang muli sa ahente at nakiusap na i-extend ng 10 minuto ang paghihintay nito. Naghintay namang muli si Yingying ng masasakyang bus. Ang ahente naman ay naghintay ng naghintay sa dalaga. Lumampas na rin ang 10 minuto. Hanggang sa dumating ang alas 2:30 ng hapon, ay hindi pa rin niya nakita ang kliyente niya na si Yingying Zhang. Kaya sa mga oras na ito, ay mismong ang ahente na ang nag-text at tumawag sa dalaga. Ngunit ang nakapagtataka ay hindi man lang ito nagre-reply
o sumasagot sa mga tawag niya. Lumipas ang mga oras hanggang sa dumating ang gabi ay wala pa ring update sa dalaga. Nag-aalala na din ang mga kaibigan niya at profesor sa university. Kaya bandang 9:24 sa gabi ay tumawag na ang profesor sa mga pulis at inireport si Yang Ying Zhang na nawawala. Ang University of Illinois Police Department at Urbana Police Department ay nakipag-ugnayan naman sa mga FBI agents para sa paghahanap kay Zhang at nag-alok naman sila ng 10,000 dolyar bilang gantimpala para sa makakapagbigay ng impormasyon sa kasalukuyang lokasyon ng dalaga. Ang lahat din ng mga Chinese students sa university ay nagkaisa at nagtulungan naman sa paghahanap. Hinanap nila si Yang Ying sa labas at loob ng malaking campus, ngunit negatibo pa rin ang resulta. Sa sumunod na araw ay dumating naman ang pamilya ni Yang Ying at fiancé mula China. Ayon pa nila, hinding-hindi sila aalis sa bansang Amerika kung hindi nila matatagpuan ang dalaga. Nagbabasakali ang pamilya na buhay pa si Yang Ying. Spekulasyon naman ng mga pulis na malaki ang posibilidad na kinidnap ang dalaga. Kaya ang Champaign County Crime Stoppers ay nagpahayag naman ng dagdag sa reward para sa makapagbibigay ng impormasyon sa taong responsable kay Zhang. At sa sumunod na mga araw ay nadagdagan itong muli at umabot na ito ng $50,000. Ngunit wala pa rin silang matibay na impormasyon na natatanggap. Sa sumunod na mga araw, ang mga FBI agents ay nakatanggap naman ng reports patungkol sa posibleng kinaroroonan ni Zhang. Ayon sa nagbigay ng impormasyon, ay may nakita daw siyang Chinese na babae sa Salem, Illinois. Nagmatch daw ang description nito kay Yang Ying. Kaya pinuntahan ng FBI at pamilya ng dalaga ang nasabing lugar. Ngunit sa kasamaang palad, ay maling impormasyon pala ang kanilang natanggap. Ibang Chinese na babae pala ang nakita ng informer. Kaya nagpatuloy pa rin ang investigasyon. Di kalaunan ay nakakuha naman sila ng mga ebidensya na makakapagtukoy sa posibleng salari ng dalaga at ito ay sa pamamagitan ng surveillance cameras. Kung naalala nyo kanina, ang huling bus stop na pinuntahan ni Yang Ying, sa harap nito ay isa palang radio at television network. Ang istasyon na ito ay may surveillance cameras pala sa labas at nakuha nito ang huling sandali ni Yang Ying bago ito naglaho. Ang nakita sa surveillance noong June 9, si Yang Ying ay naghihintay pa rin ng masasakyang bus. Ngunit nakita rin ang isang Black Saturn Astra na kotse. Lumampas ito sa bus stop. 3 minuto ang lumipas ay nakita itong muli. Bumalik ito at huminto sa kinatatayuan ni Zhang. At nakita sa review na mahigit 1 minutong nag-usap ang driver ng kotse at si Zhang. Pagkatapos nito ay sumakay na ang dalaga sa kotse. At iyon na ang huling oras na nakita ang dalaga sa surveillance. Kaya sigurado na ang mga pulis na ang driver ng kotseng iyon ang responsable kay Zhang. Ngunit ang malaking tanong, ano ang naging pag-uusap nila sa loob ng 1 minuto? At bakit kaagad nagtiwala ang dalaga sa driver? Sa pamamagitan ng surveillance na ito, ay nakakuha naman ang mga pulis ng footage ng license plate. Ngunit nahirapan pa rin sila dahil ang footage ay masyadong malabo. At ang mas malala nito ay marami din pala sa Illinois ang gumagamit ng Black Saturn Astra. Kaya dahil dito, una nilang inibistigahan ang 18 kotse na nakarehistro sa Champaign, Illinois, ang lungsod kung saan huling nakita si Zhang. Maingat nilang inibistigahan isa-isa ang mga kotseng ito hanggang sa natuon ang atensyon nila sa isang Saturn Astra na kapareho ang sunroof sa kotseng nakita nila sa footage. Ang kotseng ito ay nakarehistro pala sa isang 28 taong gulang na lalaki na nangangalang Brent Allen Christensen. Nalaman nilang si Christensen ay isa palang kasadong lalaki, nakapagtapos na may master's degree sa physics sa University of Illinois, walang criminal record at disciplinary problem. Maliban sa may asawa na siya, ay may kinikita din siyang nobya na nangangalang Tara Bullis. Nang tinanong nila si Christensen sa presinto, ay malakas nitong itinanggi ang pagkadawit ng pangalan niya sa pagkawala ni Zhang. Ayon pa niya, ay hindi niya kilala ang dalaga at hindi din niya ito nakita noong June 9. At naglalaro lang daw siya ng video game sa araw na iyon. Dahil dito ay pinakawala na lang nila si Christensen, ngunit lihim pa rin silang nagmamanman sa bawat kilos at lakad nito.
Noong June 15, ang local police at FBI investigators ay nakakuha naman ng search warrant para sa Black Saturn Astra ni Christensen. Samantalang sa araw din na ito, ay nagpatuloy naman ang search team sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Nang masuri ang kotse ni Christensen, ay pinagtataka naman ng mga investigador kung bakit ito sobrang linis. At wala man lang itong bakas ng madumi. Di katulad sa mga nauna nilang naimbestigahan na Saturn Astra na pagmamayari ng iba. Nagdududa sila na maaaring ginawa ito ng lalaki para sirain o tanggalin ang mga bakas ng ebidensya. Kaya mas lalo lamang nahirapan ang mga investigador. Dahil dito, nakipag-ugnayan sila sa nobya ni Christensen na si Tera Bolis. Una ay hindi ito naniniwala na responsable ang nobyo niya sa pagkawala ni Zhang. Ngunit nakumbinsi rin siya ng mga investigador na makipagtulungan sa kanila. Kaya kinabitan nila si Tera ng wire para lihim silang magkaroon ng audio recording sa mga sasabihin ni Christensen. June 29 ay ang araw ng memorial walk para sa nawawalang si Zhang. Sa araw na ito ay dumalo rin sina Christensen at si Tera Bulis. At sa pamamagitan ng audio recording ay narinig ng mga investigador ang mga sinasabi ng lalaki sa nobya. Inamin ni Christensen kay Tera na noong June 9 ay dinala niya nga si Yeng Yeng sa kanyang apartment na labag sa kalooban nito. Sa araw din na ito ay wala ang kanyang asawa sa apartment nila, kaya ang dalaga ay kanya daw binihag doon. Pero hindi sinabi ni Christensen kay Tera kung ano ang tunay na ginawa niya kay Yeng Yeng. Hinding-hindi na daw ito mahahanap pang muli. Narinig pa sa audio recording na nagyabang pa ang lalaki kay Tera. Isa daw siyang serial killer at panglabing tatlo daw niyang biktima, si Zhang. Sa tulong ng audio recording, ay inaresto naman ng FBI si Christensen noong June 30. Ngunit hindi pa rin inamin ito kung nasaan na ang dalaga. Sa patuloy na pag-iimbestiga, ay wala naman silang natagpo ang ibang mga biktima na naling kay Christensen. Kaya pinagdududahan ng mga pulis ang sinabi nito na isa siyang serial killer. Marahil ay tinakot lang ito ang nobya niyang si Tera Bulis. Sa panahong ito ay nagpatuloy pa rin ang paghahanap kay Yeng Yeng Zhang dahil nagbatigas pa rin ang suspetsado kung nasaan na ang dalaga. Nailitis na si Christensen noong June 2019. Ngunit sa araw na ito ay binunyag ang buong kwento kung paano niya ginawa ang kasuklam-suklam na krimen sa biktima. Nalaman din sa araw na ito ang tunay na lokasyon ni Yeng Yeng Zhang. Bago pala mabiktima ni Christensen si Yeng Yeng, ay sinubukan din pala nito na mabiktima ng iba at ito ay sa isang graduate student na si Emily Hogan. Ayon sa salaysay ni Hogan, ay nagpanggap pala si Christensen bilang undercover police officer at may ipinakitang badge sa kanya. Plano pala ng lalaki na kidnapin ang dalaga, ngunit tumanggi si Hogan na sumakay sa kotse niya. Kaya si Christensen ay nabigo sa una niyang balak. At nang dahil nabigo ang lalaki sa unang plano niya, kaya siya naghanap ng ibang bibiktimahin. At ang nakita niya ay si Yeng Yeng Zhang. Nagpanggap ulit siya bilang undercover police. Dahil dito ay nagtiwala ang dalaga sa kanya. At sumakay sa kotse sa pag-aakalang ihahatid siya sa kanyang destinasyon. Pagkatapos ay puwersa na niya itong dinala sa apartment at ikinulong sa kwarto. Nakapanglaban pa daw si Yeng Yeng, kaya ginamitan niya ito ng patalim. Ginalaw, pagkatapos ay kinalagkad naman papuntang bathroom. At dito ay paulit-ulit niyang ginamitan ng baseball bat. Nang makumpirma ng lalaki na lumisan na ito, ay kanya daw itong hiniwahiwalay sa tatlong supot ng garbage bag. Pagkatapos ay tinapon daw ang maito ni Christensen sa magkahiwalay na dumpster sa siyudad ng Champaign, Urbana. Ang nakakasuklam sa kaso na ito ay malabo nang mahanap ang labi ni Yeng Yeng. Dahil ang lahat ng mga basura sa dumpster ay inilipat na pala sa malawak na landfill. At dito sa landfill, ang mga basura ay kinokompress ng 2 beses. Ang pag-recover daw sa mga labi ni Yeng Yeng ay mahirap at komplikado ng gawin. Dahil napakalaki ng landfill at nahalo na ang mga iyon sa basura. Maliban dito ay nalaman din sa araw ng paglilitis na pinapantasya pala ng akusado ang paggawa ng krimen upang makilala siya katulad sa ibang mga serial killers tulad ni na Ted Bundy. Kaya sa katapusan ng paglilitis, si Christensen ay napatunayang guilty
at sinentensyahan naman siya ng life imprisonment na walang posibilidad sa parol noong July 18, 2019. At magpahanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang mga labi ni Ying Ying Zhang. At dito po nagtatapos ang nakakasuklam na sinapit ni Ying Ying Zhang. Hanggang dito lamang mga ka-curious, maraming salamat sa panonood at pakikinig.